So what's up guys, welcome back to our new episode. For today, pupuntaan natin ngayon yung kotse ko, which is si Stark. Kasama ko ngayon si Kuya. Uy, sa kaman. Kasi last time hindi inaasahan. Hindi talaga inaasahan na magdali. Magdali si Stark. Kaya pinagawa na namin ngayon. Nakalimutan din namin i-vlog na dalhin doon. Pero syempre ngayon, update namin kayo kung ano nangyari dun sa kotse niya. Buti na lang, yung nakadali sa kanya, cooperative naman sila guys. So, hindi naman ganun ka-major, pero may mga bagay na rin kasi kami pinapalitan. Dahil na tinamaan din niya. Sinabay na namin. So parang syempre, kasama naman dun sa tinamaan niya. So syempre, acceptable naman na pati yun, palitan din dapat niya. Kasi kahit sabihin mo pa na maliit na crack lang yan, Nadamay pa rin kasi bago mo naman tamaan yung kotse, hindi naman ganun yung state niya eh. So syempre, responsibility mo na dapat ayusin mo yung mga bagay na itsura niya before mo mabangga. So might as well, ito papakita namin sa inyo mamaya pagdating natin doon, di ba? Papakita namin sa inyo. So nandito na tayo guys, and si Stark. Pakita mo yung tama, boy. Ay, wala na yung tama. Ayos na pala. Pero ito yung saan tinamaan din yung tail light. Pakita natin yung tail light. Ito nga pala yung tail light namin ah. Shout out kay Papi Ronald sa Honda Fairview. Kapag hook up sa amin ito. Hanapin niyo lang si Ronald, bumili ng mga pesa regarding sa Honda. Kuya, ito po yung bagong tail light. Bali tatanggalin po yung lumang tail light. Ito po yung bago kasi may basag yun eh. Nadali din yan eh. Kali bukas lang iya. Opo. Pero kaya ba mabaklasin ngayon? Ayan. Bali pagka binuga naman yan, kahit nakabaklas pwede. Mas magandang buga niya pag nakabaklas eh. Bago nga pala yung Max Nibon. Chee. 37. Hindi yung magagasgas yan dyan po yan? Ha? Hindi yan. Pag wala yan, gasgas. Oh, may ano ito yun, may mga lobo-lobo. Yan o. Oh. Pag pumutuan yan. Meron na pala eh. Ah, meron na pang ilaw ah. Meron mo, lahat? Meron na. Ano ba? Ha? Ang mabuti ah. May kasama ng ilaw. Kasama ng ilaw siya. Ayun o. Ito.
Yan mga lahat, yung detector na to. Apat, isa, dalawa, tatlo, apat. Eh, may, ano, yung loob. Meron nga, yun, no? Isa. So, tingnan natin kung anong ginagawa ni Kuya. Nagawa mo. Tingnan ko, boss, paano kakabit. Op! Tingnan, op, baka mamaya, op, ha. Kayain nyo na naman yan. Buti na lang, walang part number yan. Sheesh. Sige, pakita mo. Ano yung nakakabit natin? So, game na ba? Game na ba? Oo, sige. Tinitignan ko actually, guys, kung saan yung perfect location niya para ikabit yung Mugi na scuff plate natin. Ayan siya. So, pwede pa lang tapakan 'yan, no, pag ano. Tapakan ko rin mukha mo. Saan? Ano 'yan, kuya? Saan ka? Hindi pa rin, i-metals mo ko na lang kaya 'yon. Paano? Metals ko na lang dito. So kung magpapagawa pala kayo ng kotse, guys, dito lang sa ano, Executive Auto Works. Pakinis. Oo, oh, ang pakinis. Eh, yung bareta, yung mga sabong palda, balwa, lalo pa salt drops. Butang na dry talaga yan. Wala na, no? Kalawang na, kuya. Ito, palitan din yan. So what's up, guys? Babalikan na namin si Stark dun sa paggawaan. Medyo gabi na kasi galing pa siyang school. School boys. Nagano pa ako, namasahay lang para lang mabuntahan na ulit to si Stark kasama si Kuya. So ayun, ha, napakita na sa amin yung mga picture, eh. Medyo excited kami. Kasi sa mga hindi nakakaalam, hindi ko alam mo na bakit mo na ba sa vlog na actually pinahilamusa niya yung kotse niya, eh. Kasi maganda lang siya tignan sa camera, sa video, sa pictures, pero marami siyang mga minor na tama. So actually pinahilamusa niya yon. May shop na nag-sponsor sa amin. Pero hindi kami masyadong natuwa dun sa ginawa. Kaya actually itong ginawa ngayon, ulit. Kumbaga parang inayos lang niya. So excited kami kung ano yung ginawa nila dun sa kotse ni Chinoy. Eh hopefully, 'di ba? Kasi kasing ganda nung nasa picture na sinend sa atin. Yung
end product. So parang bumalik. Oh, parang par, basta basta hindi namin ma-explain, mamaya papakita namin sa inyo. Tingnan natin, magkakaroon tayo. Hindi ko alam kung ang picture ba nung luma nung hindi pa na ayos. Hindi ko sure kung na picture. So hopefully sana may picture sila para mai-post din natin dito sa video para makita niyo rin yung before and after. Para ma-appreciate niyo yung sinasabi namin na ano yung parang actually maganda naman yung pagkakabuga dong sa kotse ni Chinoy. Pero kuno lang siya ng onting king tabi. So presentable siya in a way pero kulang. So tingnan natin kung anong ginawa doon nila, ano nila. Kasi kuya hindi, hindi rin namin nakikita eh. I mean, hindi pa namin nakikita. Mamaya sa picture pa lang talaga. Sa picture lang namin. Pero sa picture grabe. Pero sa picture pa lang solid na din. Pero so, mamaya tignan natin. Hopefully hopefully talaga kung ano talaga. Ako naman naniniwala naman ako na kasing ganda naman ng mga nasa pictures kasi syempre si shoutouts nga pala kay Kuya Tope ah sa pag-assist sa amin dito sa kotse ni Chinoy. So thank you. Tignan natin. Excited na rin ako makita eh. Excited naman ako. Syempre. Sige, tignan natin mamaya. So eto na guys. Nakikita na natin si Stark. Kita mo? So yun siya, nakabalot pa. Sige nga kuya, tanggalin mo nga kuya. Excited na to eh. Yeesh! Grabe ah! Tapos ko. Pero kaya naman nire-erect ang car wash eh, no? Glass code na din pala, no? Dinis! Game mo? Stigado, ha? Dinis na! Ha? Ayos! Mga kabuyan, tragis niya. Diyan dumi. Pwede ito, ha? Ganda. Solid. So guys, ito nga pala si Kuya Tope, yung gumawa kay Stark. So kuya, ano ba yung mga ginawa natin kay Stark dito? Tsaka yung mga mali niya, tsaka before na, di ba, yung nagpabuhos ako. Bago dalhin sa'yo, Bago dalhin, bagong hilamos kasi yan eh. So ano bang mga ginawa natin para maging ganyan yung condition niya? Una-una sa lahat, syempre, paint contamination muna. After natin mag-decontaminate ng paint surface, doon tayo mag-i-start ng procedure natin, yung ating 3-step exterior detailing. Then, after nung exterior detailing natin, pwede na tayo mag-proceed dun sa graphene coating application natin para magkaroon ng protection yung paint. Actually, maraming silbi yung graphene coating natin. Hindi lang siya basta hydrophobic, no? Nagsiserve din siya as protection against sa mga light scratches, sa mga swirl marks, sa mga putik, sa mga daily use na cars natin. Sobrang effective siya. Bakit? Kasi hindi na natin siya kailangang araw-araw pa i-maintain ng car wash. Kahit once a month lang tayo mag-car wash, plus hindi na natin kailangan gumamit ng shampoo. Hindi naman sa bawal gumamit ng shampoo, no? Pwede tayong gumamit ng car shampoo. As long as pH balance yung shampoo na ginagamit natin, okay lang naman. Pero hindi na siya required kasi hindi naman kumakapit na yung dumi sa sasakyan natin. So tubig lang,
sapat na para malinis yung sasakyan natin. So, tubig tapos punas-punas na lang, ganun. Yes, oo. And then yung pang-dry natin, recommended talaga natin is yung microfiber cloth para maiwasan natin yung pagkaroon ng gasgas. Okay. So, yung ito yung mga ginawa ni Kuya. May iba ka bang ginawa, Kuya? Yun lang naman. Of course, kasama rin pala doon yung clay bar treatment. Yung clay bar, ginagamit natin siya pang alis ng mga gaspar ng surface. Tulad ng mga asfalto, yung mga dumikit na mga putik, ganun. So yun, natatanggal natin yung sa clay bar treatment. Yung ano, Kuya Tope, di ba nung before namin siya sa dalhin sa'yo, talagang, ano ba sa tingin mo ginawa doon? Hindi siya na-buff or ano? Or... Actually, ano eh, sa tingin ko na-buff naman siya, pero hilaw yung pagkaka-buff niya. So, hindi pa masyadong natin, ano? Oo, parang hindi masyadong napak... Ang buffing kasi nagiging effective kapag ka-dry na yung paint at napainit natin ng tama yung buff. Sa tingin ko, medyo kinulang lang sa painit ng paint nung una. So, ang ginawa natin dito ngayon, dun sa step 1 natin, sa cutting process natin, tinanggal natin lahat ng mga ano, balatsuha, kung tawagin sa pintura. Balatsuha. Tingnan mo dito, sa ilaw. Walang swirl mark yan, boss. Kita mo naman. Ano nga pala yung ano? Ano niya yung ano, yung shop nila? Ah, yung shop pala. Pakailan nyo naman yung shop nyo, Kuya. Yung shop pala namin, mga boss, Executive Auto Works, ito po, makikita ninyo. Yeah. Meron po kaming dalawang branches na ngayon. Meron kami dito sa Fairview, Quezon City, at saka sa San Jose Del Monte, Bulacan. So, sa mga gusto pong pumunta, kontakin nyo lang po kami sa Facebook page namin para makapag-schedule po tayo ng appointment. Okay, thank you, Kuya. So, ayun. Ayan ang kinalabasan niya. Makita mo yan, ano po yung mundo? Ay, oo. May iba kasi nagpo-coating. Pag glass coating, hindi naman sa hindi kulito eh. Nakikita yung swirl marks eh, no? Ito, actually, maraming ganun eh. Kaya yung mga nagbibigay ng mga sinasabi nila na ceramic coating, tapos ang pressure is 8,000, 10,000, medyo I'm not saying anything against them, pero siguro mas maganda pag-aralan natin, pag-isipan muna natin bago natin gawin, kasi baka mamaya masayang yung pera ninyo eh. Ganun din, wala rin hindi kumita ng pera ngayon eh. So mas maganda doon na tayo sa sure. Paano pala maintenance ito, Kuya? May certain months ba na pag kaya rin babalik niya? Kasi di ba may mga naririnig kami, mga binubooster? Yes. Actually, yun yung kagandaan ng graphene coating natin, no? Kasi we're using a 15H hardness graphene coating. So, unlike ng ceramic coating natin before na every quarter ang maintenance, oh. Itong graphene coating natin ngayon, once a year lang yung maintenance niya. And hindi na siya kailangan quarterly. Bakit? Kasi nga, mas mataas yung level ng hardness niya compared kay ceramic coating. Okay. So, annual lang ang maintenance nito, and then 3 to 4 hours lang yung ginagawa. So, for the maintenance, hindi nyo na siya kailangan iwanan sa amin. Dadalhin nyo lang siya rito, gagawin namin, habang nakikita ninyo. Then, pwede nyo na rin yung sasakyan ninyo. One day lang day. Mga 3 to 4 hours lang yun. And, pag kami gumawa ng coating ng sasakyan ninyo, as part of the package, normally, nagre-range to ng mga 2,000 to 2,500 for the maintenance sa mga shops. Sa amin, binibigay namin yan for free for 7 years. Yes. Ayos. Try kaya natin, pakita natin, no? Tubigan natin. Oo, sige. Pwede. Para makita nila yung ano. So, ulit eh, oh. Saya na naman si Boy. Nag-aam mo na yan. Ganda. Kinis eh, oh. Tapos dito yung ginawa. Yung bangga. Wala tao na. Actually, hindi naman siya bangga. Nagkaroon lang ng scratch dito. Bagong taillight.
dito yung dapat ako para wala mangyari. Oo nga. Solid eh. Walang nangyayari, oh. Hindi talaga ako makapit yan, Pugo. Ayan, tuloy-tuloy lang ang dalil. Ayan. Solid. Grabe. Ba? Huh? Ang walang nangyayari. Ba? Ba? Guys, pwede na natin i-uwi si Stark. Kung magpapagawa lang kayo ng mga auto nyo dito, chat nyo lang yung page nila. Ayan, Executive Auto Works. Kung magpapa-coating kayo, chat lang kayo sa ano nila, page nila. Ayan. So, shoutout nga pala kay Encho. Let's go! So, that's all for today, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Peace out.